Alright, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Ayan, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw nito. Well mga kaibigan, sa araw nito, ang ating pong vlog ay patungkol na naman po sa pagbisita ni Kabusiness at Mrs. Kabusiness sa bahay ni Lito at Vera. Gusto niyang kumustahin. Actually, kung inyo pong makikita ang videong ito, sa sasakyan pa lang, very excited na po si Kabusiness. Ano na ang itsura ni Lito at Vera, ano na, kumusta na kaya ang kanilang tindahan? Pero ito po ang kanilang nadatnan. Ang realidad, ano po mga ka-business, ano, talagang ito nga eh, ang hirap, mahirap yan. Kaya nga napakaswerte ninyo nung time na ito punong-puno itong tindahan nung nagsisimula, di ba? Nawala kayong kahit 5 duling na utang. Okay, yan. Ito po ay pinag-kwentuhan nila yung mga nagdaan, yung mga nakaraan na si itong si Lito at si Vera ay medyo nasadlak sa utang. Hindi kasi akalain ni Kabusiness, akala niya na yung paglago ng tindahan ni Lito at ni Vera ay produkto ng pagsusumikap nila. Pero mali pala, sapagkat ito palang paglago ay parang nagdagdag sila ng puhunan doon sa mga utang. Apat na, sabi nga nila, yung apat yung nautangan nila. At pagkatapos, dahil syempre, napakabuti ng puso ni Kabusiness, tinulungan uli sila. Diba? Ayun. Sobra 700. Imagine mo araw-araw. 700. Hindi ano. Okay. So, dito mga kapatid, mapapansin natin medyo malungkot si ano, ha? Malungkot si Lito, no? Malungkot ang mukha ni Lito. Kita niyo yan, malungkot si Vera. Habang pinapaliwanag ni Kabusiness yung mga nagdaan na sila yung nagbayad ng upa ng bahay, ng kuryente, ng ilaw nung nagdaang buwan. Pero take note. Ito ha, may herit uli si Lito. Nung nakaraang punta ko rito, 'di ba, nagbayad tayo ng bahay, binayaran ko. Oh, ayan, no, si Kabus nagbayad. So, bayad na 'yon. Ano yung hinihingi mo ngayon? Ito pong buwan na ito po sana. Ayun. Okay. So, humirit siya. Bayaran ito pong buwan na ito sana. Okay? Buwan na 'to. Bakit? Ito pong ano, kasi di ba nung binayaran po yung pong ano namin dati. Vera, totoo ba yung sinasabi ni Lito? Oh, nagtanong pa si Kabusiness, totoo ba yung sinasabi ni Lito? Alam nyo kasi mga kaibigan, binayaran na nga ni Kabusiness yung previous nilang upa ng bahay para at least sana makapag-ipon sila. Pero siyempre, benefit of the doubt, baka nga ay hindi nila naabot makapag-ipon dahil binayaran nila yung kanilang utang. Sa bagay, nakakatuwa naman, sabi nila dito, yung apat na utang, dalawa na ang nabayaran, dalawa na lang ang pupunuan. Okay? So magtuloy tayo. Yung tingin mo, ngayon po, yung tingin niya eh. Ngayon pong nakaraang adis, isang buwan na po uli, hindi pa buwan na nakakarapayin. Eh, ito na. Dito, humirit uli si Lito na sana ay bayaran. Panuurin at pakinggan natin ang sagot ni Kabusiness. May magandang sagot dito si Kabusiness. Pakinggan po natin. 2 buwan. Ano po? Tapos ngayon ito, hindi talaga kaya. Hindi na kaya. Dito tinanong niya. Tinanong ni Kabusiness kung sa pamamagitan ba ng tindahan ay makaka-provide pa ba ito ng kanilang pangangailangan. Kinikwenta nila, sabi ni Kabusiness, hindi na kaya o kinikwenta nila. Hindi po eh, kasi wala kayong naipon pambayad. Oo, ayan. Bayad sa ikot lang po sa tindahan po, bayad. Okay. So, sinabi ni Kabusiness, wala kayong naipon, bayad paikot lang po. Actually, mga kaibigan, doon sa pagbabayad ni Kabusiness ng bahay, ano? Pwede naman siguro nag-save sila para sa bahay. Kumbaga, yung parang ano lang, ipinalagay pa rin sa sarili nila na magbabayad pa rin sila. So nag-saving sila. Hindi man maabot yung tamang kabayaran,
So I do believe at least kahit papaano mayroon silang masasabi, ka business ng ipon kami. Ito yung ano eh, kaso kulang pa rin kasi mayroon kaming ano binabayarang utang. Kisa hihirit ka na totally wala. Wala. At tapos ang sangkalan nila is yung utang. Pero sa bagay, dahil lang porsige sila. So tuloy natin mga kaibigan. Huwag kayong bibitaw sa reaksyon na ito mga kaibigan. Pag-aaralan natin yung galawan ika nga ni Lito, no? Sa lending po, tsaka... Eh, paano? Anong kaya sa palagay nyo? Ito kaya ay makakasurvive kayo rito? Oo, yun ha. Tinanong na siya. Ito kaya ay makakasurvive kayo rito? 60 days po yan. Tigla lahat. Iba po yung dalawa. Kaya po, baka po matapos next month na. Ganito kasi yun. Ito. May proposal si ano, ganito kasi yon sabi ni Kabusiness. Ito proposal. Okay na kayo. Ano lang pagsisikap na para lumago yung ano, yung negosyo. Ngayon, nagulat na lang kami na yun na, nung nagka-problema na, nagtapat na sila na unti-unti ko kasi napansin na parang ano, na parang nauupos na kandila. Na. Ito kasi kung atin pong para sa mga bagong viewers na nakakasubaybay parang ganyan dito, binigyan sila kasi ng puhunan, tindahan. Tapos, nagulat si Kabusiness. Nagulat si Kabusiness kasi lumago ito, lumaki. So, akala niya, binibida niya na, yan, nagsusumikap si Lito, si Vera, nagsumikap sila kasi lumago. Hindi nila alam na yung palang tindahan nila ay nagdagdag sila puhunan sa pang-uutang. So, dapat, bago nila o bago sila umutang, nagsabi sila kay Lito, humingi sila kay ano, kay Kabusiness, humingi sila ng advice. Dapat humingi sila ng advice para nabigyan sila ng guidance kung ano ang nararapat gawin. Wala na yung mga paninda. Yung nagtapat sila sa akin na kumuha pala sila ng mga kanyang lending, no? Mga 5-6 na yan, ano, fix. Nako. Alam niyo mga kaibigan, ako man, ako naranasan ko sa buhay ko yung 5-6 na yan. Dati, nagtitinda ako sa Las Piñas, nag-umpis lang ako ng 5,000. Pero yung estilo po ng mga ganyang 5-6, dalawang buwan mo babayaran. Pag nabayaran mo na po yung isang buwan, i-o-offer ka na po na mag-renew. Tapos yung halimbawa, 5,000 utang, ay dadagdagan na nila, magiging 10,000. So, kung kakagatin mo, mababaon ka lang ng mababaon. Kung kakagatin mo yung ganyan. Ngayon, gusto ko solusyunan nyo yan. Ito mga kaibigan, maliwanag yung sinabi ni Kabusiness, gusto ko solusyunan. Ang estilo kasi ni Kabusiness, tutulong siya, pero counterparting. Ibig sabihin, ito yung akin, asa naman yung sa inyo. Dapat mayroon sila, Lito at Vera, itaya rito. Sa panahon na humingi si Lito, kangina, di ba? Humingi siya ng pabor na mabayaran yung bahay. Tila, medyo hindi ho, yata, medyo malalim yung pag-isip ni Lito no, nung marinig niya nga. Mayroong itataya. Problema na yan. Yan ang challenge ko sa inyo. Ha? Lito tsaka Vera. Pansinin niyo si Lito, walang imik. Una, alam na niya, did in na hindi siya mapagbibigyan ni Kabusiness doon sa kahilingan. Sa pangkakataong ito, bagko sinabi ni Kabusiness na kailangan solusyonan nyo yan. Kailangan gumawa kayo ng solusyon. Ano ang kapalit? Nyo ba? Dapat yung kayanin. Kasi ginawa nyo yun eh. Diba Vera? O kayanin nyo yan. Pagka nalagpasan nyo yan, meron akong regalo sa inyo. Yun! Yun ang ano, yun ang sinasabi natin. Alam mo, napakabait ni Kabusiness eh. Gumawa ka. Ipakita mo na karapat-dapat. Kaya bakit ginawa ni Kabusiness ang ganito? Kasi nagbigay na siya nung una eh. Nagbigay na siya nung una. Siguro kung ibang vlogger si Kabusiness, maaaring sabihin na, tika, tama na yun. Naibigay ko na yun, hindi nyo inalagaan, baka umalis. Pero iba eh. Si Kabusiness, yung tipo ng tao, yung tipo ng vlogger na hindi lang pang views ang kanyang hinahabol, kundi yung talagang totoong pagtulong at pang long term na kailangan magabayan ka. Kaya lang dito, tama yung kanyang aksyon. Humingi ka sa akin, tika muna, hindi kita pagbibigyan. Gawan nyo muna ng paraan, ipakita nyo muna ang karapat-dapat, and then, mayroon kayong matatanggap na mas higit pang biyaya. Okay. Meron akong tawag nito, no, Mrs. Kabusiness.
Ang purpose lang para matandaan natin. Yun. So, gusto ni Kabusiness na maunawaan ni Lito at Vera ang kanilang pinagdaanan. Tama nga naman. Hindi sila uusad at hindi sila matututo kung spoon feeding ang estilo ni Kabusiness. Yung okay, nakita niyang nangangailangan si Vera dahil mabait tao, sige dagdagan natin, bigyan na naman uli natin. Hindi. Kailangan this time ipaunawa kila Lito at Vera ano nga ba yung nagawa nilang mali. Dahil kapag naunawaan nila yung mali na yan, maaari nilang itama at sa paglalakbay ng kanilang pagsasama, maaaring maiwasan na yan. So kung dumating man sa punto yan na, oops, tika, nandito na naman tayo, hindi na nila pwedeng gawin yung dati dahil mayroon na silang karanasan. Yun ang dapat maunawaan ng mag-asawang ito kasi yun ang gustong ipaunawa ni Kabusiness. Yung mga naging pagkakamali, di ba? Kasi kung halimbawang ganyan, may problema kayo tapos agad-agad babayaran ko lang. Di ba? Na parang wala lang, di ba? Parang hindi niyo ma-feel, di ba? Yes. So tama si Kabusiness. Magiging ang labas niyan mga kapatid at tinigili kong mga business at mga followers, mga nanonood. Ang mangyayari niyan, spoon feeding. Yung kumbaga, gusto lang ng views ng Kabusiness. For the sake na, sige, habang binablog niya si Lito at Vera, may maro namang nanon. Okay lang, walang problem. Pero dito hindi. Kaya doon natin mapagtanto na ibang klaseng vlogger si Kabusiness. Hindi siya basta for the sake of the views lamang. Hindi niya iniisip yung views. Kasi kung ganyang sistema, pwede naman. O sige, papalakpakan na naman siya ng mga, lalo na yung mga bago. O, si Kabusinessman. Pero hindi. Kailangan maunawaan mo muna. Kumbaga sa sugat, importante ang paggagamot. Kailangan may proseso . Lilinisin muna bago tapalan ng gamot. Yung consequences nung ginawa niyong pagkakamali. Now, Vera, naintindihan mo ba ako, anak? Huwag kang magdaramdam sa akin. Yun. Huwag kang magdaramdam. So, pinauunawa talaga ni Kabusiness. Una, mahal niya ang pamilyang ito. Una, hindi niya ito pababayaan. Kaya nga lang, kailangan mayroon silang ipakita na porsigido sila para mabago ang buhay nila. At pagkatapos, eto, bibigyan ko kayo ng isang reward. Ha? Pero ito naman ang ginagaranti ako sa inyo. Kapag kayan ay natapos ninyo, na solusyunan ninyo yan at lahat clear, no, natapos nyo yung bayaran, ipinapangako ko sa inyo, ayan, sa harapan ng ating mga kabusiness, ay meron kayong matatanggap na malaking blessing. Oh, yun na mga kaibigan, malaking blessing. Ibig sabihin, bibigyan talaga niya ng biyaya na pwedeng makapagbabago na sa kanilang buhay. Pero tingnan natin, malungkot sila. Ito ang sumunod na pangyayari, mga kapatid. Gusto ko lang ito sinabi ni ano. Notebook. O sige, pagka naibalik yun, kailangan makita ko po. Dito tayo sa may punto rito na nakita ko. Tinguna, walang iniintindihan. Aha, balikan natin. Malapit. Ito. Ano ba? Ito, mga kapatid. Amin. Ano sa landing, hindi ko po alam kung yung yun sabi nyo na pag natapos namin magbibigay kayong regalo, hindi ko po alam kung kasama pa po kami ni Vera. Bakit? Kasi sa totoo lang po talaga, may problema? Araw-araw na po kasi sabi niya. Okay, eto na mga kaibigan, eto mga kapatid. Alam nyo ho, humingi si ano si Lito, no, humingi siya. Ito mga kaibigan, opinion ko lang naman. Mayroon kayong kalayaan na magbigay din ng inyong opinion, no. Wag lang ho sanang magagalit yung mga fans at followers ni Vera. Gusto ko lang bigyan ng reaction at perspektibo yung mga ginagawa ni Kabusiness kasi naawa ako kay Kabusiness. Kung titingnan natin yung pagkasunod-sunod ng kanilang usapan, nung nakita ni Lito na hindi siya mabibigyan ni Kabusiness, dito naman siya. Okay. Pinasok naman niya yung sinasabi niyang baka maghiwalay sila. Okay, baka maghiwalay na sila, baka hindi naabutan. Nung tinanong ni Kabusiness kung bakit, bumuhos na kung ano-anong mga emosyon.
Nahihirapan na po siya sa akin eh. Marami na pong sinabi si Lito, marami na pong si Vera, sila ni Vera na nahihirapan na daw si Vera kung ano-ano. Alam niyo mga kaibigan, ito po ang nakikita ko. Sa ganitong sitwasyon na tumutulong si Kabusiness, kailangan silang mag-asawa ay magsumikap. Sana Lito, huwag natin gamitin. Huwag natin gamitin yung ating sitwasyon, yung ating kahinaan para makuha ang ating gusto. Ang ibig kong sabihin dito mga kaibigan, sana sila hindi nila gamitin yung kanilang mga kahinaan kasi tinutulungan nga sila eh. Gusto ni Kabusiness makita. Makita yung kanilang pagsusumikap. Actually, nabigyan na sila ng tulong. Mayroon ng paunang tulong. Nagkamali pero andyan pa rin at gusto pa rin tulungan. Huwag natin isangkalan yung ating mga kahinaan. Dito may malaking papel na gagampanan silang mag-asawa. Si Vera, dapat maunawaan niya si Lito sa sitwasyon ng kanyang pagkatao. Dapat maunawaan niya yung kahinaan ni Lito at kalakasan. Si Lito, dapat magsumikap siya doon sa punto na kaya niyang gawin. Alright? Kaya niyang gawin. Mahalaga ang pagkakaunawaan ng mga bagay nito. Kasi po ang nakikita natin, correct me if I'm wrong. Ako ang aking opinion parang tila ginagamit na lang na sangkalan yung kanilang sitwasyon para kaawaan. Sana huwag ganito. Sana hindi ganito. Napakapalad nila. Napakaraming sitwasyon, mga taong naghihirap, mga taong the same ang sitwasyon sa kanila, sila ang maswerteng napili. Noong panahon na hindi nila kakilala si Kabusiness, noong panahon na wala pa sila kay Kabusiness, naka-survive sila. Bakit ngayon gagamitin ganun? Na sa bawat paghihirap nila, kailangan nila ng tulong kay Kabusiness. E ito malaking pangako na ibinigay sa kanila. Ito isang pangakong panghahawakan. Ang kailangan lang doon, ipakita nila na sila ay karapat dapat tulungan. Hindi pwedeng sangkalan na, kasi alam nila, dito nakikita nila kasi yung kahinaan ni Kabusiness at Mrs. Kabusiness. Pagdating sa ganyan, dahil alam nila na masasaktan si Kabusiness kung ganong sitwasyon, maghihiwalay sila. Dapat hindi na umabot sa ganun. Dapat isang magandang response, ay isang kumbaga matapang na hamon ang kailangan harapin nila. Isang responsibilidad. Hindi pwedeng, inuulit ko, maging sangkalan ang kanilang sitwasyon sa ngayon. Mapalad sila na may Kabusiness na tumutulong sa kanila. Otherwise, kung ganyan sa pagkakataong na yan, maaaring pwedeng sabihin natin na sige, ibigay natin sa iba ang tulong. Pasensya na po kayo ha sa ating mga ginigiliw na mga Kabusiness at followers ni dito kung ganito po ang pagsasabi natin. Ito po naman ay opinion lang at sana magbigay din kayo ng opinion. Pero sa kabila ng lahat, napakabuti pa rin ni Kabusiness. Pinatay niya ang camera, sabi niya, paalam muna, pag-uusapan natin. I'm very sure mga kaibigan, abangan niyo po. Siguradong ang sunod na vlog ni Kabusiness ay isang masaya sapagkat hindi si Kabusiness aalis ng bahay nila na magkakaroon ng lungkot si Lito at Vera. Again, hinihiling ko lang sa muli, Lito at Vera, sana maging maayos ang iyong pagsasama. Sana hindi natin gamitin ang ating mga kahinaan para makuha ang mga bagay na gusto natin. Bagkos, gawin natin, hanapin natin ang ating mga kalakasan at gawin nating armas para maitaguyod natin ang ating buhay. Sa puntong ito, isang bagay ang ating napulot sa mga manunood na ang pag-aasawa ay hindi kaning isusubo na kapag ikaw ay napaso, iluluwa mo. Ito'y malaking responsibilidad na gagampanan. Malaking hamon na kailangang harapin. Kaya kapag hindi ka pa nakahanda, huwag mong subukan. Miguel, love shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigan tumutulong sa atin, Team Ayuda, Team Pima, at saka ang ating Team Vernibol, Team Budol, at sa iba pa nating mga kaibigan, lalong-lalo na po ang ating mga kapatid ng mga Kabusiness. Maraming salamat po. Comment down below lang po mga kaibigan para po naman sa reaction video na ito. Again, ang aking pong sinabi ay opinion ko lang. Sana po ay magpahayag din kayo ng inyong opinion. Hanggang sa susunod po na reaction, magandang araw po mga kaibigan, taong galang.